right? Nakakatawa ako? Oh. Ha? Di pa mo, pa-chat lang si Pastor. Ah, okay. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan ko. Happy Sabbath po sa lahat. And purihin natin ang Panginoon ngayong gabi sa isang napakagandang gabi na ipinagkaloob niyo sa atin at pagkakataon na tayo muli ay makapakinig na naman ng mga pagpapala na nagmula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe na ating mapakinggan ngayong gabi. Mga kaibigan, kamusta na po kayo? Ang lahat ng mga sumusubaybay gabi-gabi ay kamusta na po kayo at ang ating mga kapatid na sa kanilang tahanan. Mapalad tayo sapagkat patuloy tayong makakapakinig ng mga salita na ito ay magbibigay sa atin ng isang tanging pag-asa sa ating paglalakbay Kristiyano sa sanlibutang ito. Nawa sa gabing ito, mga kapatid, mapalad tayo na tayo makapakinig. At ang ating programa ngayong gabi ay wini-welcome ko po kayong lahat at ng mga nasumusubaybay at ang ating magbibigay sa atin ng opening prayer ngayong gabi ay sa katauhan ni Brother Jonathan Kapilitan. At makapakinig tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ni Pastor, ng ating butihing Pastor, Pastor Redante Honorica. At sa gabi pong ito, tayo po ay mapalad sa araw ng Sabat na pinagpala tayo ng Panginoon sa buong isang linggo ng ating paglalakbay. At tayo ay makakarating na naman sa isang pagpapala na ipagkaloob ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Ang inyong lingkod, Sir Johnny Lim Panagsagon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, Panginoon, ay muli kumikilala kami sa inyong mapagpahinhod na kalooban at kapangyarihan na aming patuloy na pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay lubos kami na nagpapasalamat sapagkat isa muling kapahingahan ang pinagkaloob sa amin ang araw ng Sabat
na nagpasimula sa gabong ito. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na ito na patuloy na binibigay sa amin pagkakataon upang muling kilalanin kayo sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa gabi pong ito ay papasalamat kami sa pagkakataon muling ipinahintulot mo upang kami ay magpatuloy sa pag-aaral ng inyong banal na salita sa pangunguna ng aming pastor na si Pastor Redante Honorica. Panginoon, pinapasalamatan namin ang mga bagay-bagay na patuloy na pinagkaloob sa amin, mga pagpapala na sa buong isang linggo na nakaraan kasama ng aming gabi-gabi na pag-aaral ay nadarama namin ang inyong mga pagpapala na kami ay patuloy na ginagabayan, patuloy na binibigyan ng aming mga pangangailangan kasama ng aming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig ng inyong mga aral, Panginoon. Nagpapasalamat kami na sila ay nagkakaroon ng paghihikayat sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Panginoon, alam namin na sa mga panahon ito ay puno pa rin ng mga pag-aagam-agam ang aming masarili, mga pag-aalala dahil sa aming dinadaanan na kasalukuyang pandemya. Panginoon, espesyal na dinadalangin po namin ang pagkawala ng isa sa aming kapatid na si Sister Joy Suniga. Panginoon, alalahanin niyo po ang kanyang kalalagayan, ang kanyang kaluluwa. Dalangin po namin na maitala ito sa inyong aklat ng buhay. Kasama ng kanyang mga kamag-anakan, mga kaibigan, bigyan po sila ng inspirasyon, ng pag-asa na nagmumula lamang sa inyo. Sa gabi pong ito, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral, ay hinihiling po namin na patuloy kaming gabayan ng banal na Espiritu, na patuloy na maghihikayat at magtuturo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po si Pastor Red sa kanyang kalalagayan. Mayroon po siyang suliranin sa kanyang boses. Subalit, siya po ay handa na magpamit sa inyo sa kabila ng kanyang nararanasan. Tulungan niyo po siya, gabayan po siya, bigyan po siya ng kaalaman na nagmumula lamang sa inyo. Papasalamat kayo, Panginoon, at sa muli humingi na kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay po sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ngayon. At bago po tayo makarinig ng pag-aaral sa ating paglalakbay na gagawin, tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang. Thank you.
Purihin ang Panginoon. Sa isa pong napakagandang awit na ibinahagi sa atin, bagamat ang akin pong boses ay medyo hindi maganda, magpatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral. Naniniwala akong ang Diyos ay naghatid sa atin sa gabing ito upang tayo ay magpatuloy sa atin pong paglalakbay, mag-aral ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa ating programang Spiritual Journey to a More Abundant and Generous Life. Ang kabutihan ng Panginoon ay naghatid po sa atin upang tayo ay magsama-sama sa gabing ito. Kaya't pasalamatan natin ang Diyos sa isang napakagandang pagkakataon na ibinigay sa atin ngayon. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral sapagkat tayo ngayon ay nasa ika-20 gabi o day 20 ng atin pong pag-aaral. At ang dalangin ko, ang Diyos po ang siyang mangusap sa atin sa sandaling ito na maunawaan natin kung ano ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Kung mayroon pa tayong isang bagay na gustong gawin ng Panginoon, ay walang iba kundi sa layunin ng ating programa, tayo ay makilala natin si Jesus ng lubos sa atin pong buhay. Kaya't samahan niyo ako ngayon na maging dalangin ang dalangin ni David sa Psalm 119:33-35 na sinasabi, "Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito." Nawa ang panalangin na ito ni David ay maging panalangin natin sa sandaling ito, lalong-lalo na po sa ating pag-aaral na gagawin ngayong gabing ito. Pagaya ng ating layunin, pagkatapos nito o sa pagpapatuloy, kikilalanin natin si Jesus ng higit pa sa ating buhay bilang ating Panginoon at Diyos. At makikita natin ang kanyang pagtawag sa atin bilang alagad, katiwala, at kapartner sa gawain ng Diyos. Kaya tayo po'y magpatuloy. Ang kabutihan ng Diyos ay nagdala sa atin upang ating makita kung ano ang kanyang mayamang panukala para sa atin. Kaya nga, isang bagay ang layunin ng Panginoon na ating makita at makilala, lalong-lalo na sa mga pag-aaral na ginagawa natin kung sino si Jesus sa ating buhay. Kaya nga sa sandaling ito, sa day 20, isa na namang paksa o tema ang atin pong pag-aaralan upang ating matutunan sa ating buhay. Ang sabi sa atin, beware of greed, hoarding, or selfishness in your life. Mag-ingat tayo sa ano po? Sa greed, sa hoarding, at sa pagiging makasarili. Ito ay napakahalagang pangungusap ng Panginoon sa atin. Greed, kasakiman, hoarding, pagtatago ng mga bagay para sa kanyang sarili lamang at pagiging makasarili. Ito ang mga bagay na laban
sa katuwiran ng Panginoon, sa prinsipyo ni Jesus. Kung makikita natin, ang Panginoon ay nasa kabaligtaran ng prinsipyong ito. Siya ay mapagbigay, siya ay nagkakaloob sa atin at hindi makasarili. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng kawalan ng sarili, kundi pananampalataya sa Ama na nagsugo sa kanya. Kaya nga sa katotohanan ito, ipinapahayag sa atin na tayo ding mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay dapat ding magsiiwas sa ganitong karanasan ng buhay. At ito ay tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ito ang pahayag sa atin ng Panginoon sa ating sa aklat ng Lucas, kapitulo 12, talatang 15 hanggang 21. Sinabi ni Jesus, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them this parable. Sinabi niya ang talinhagang ito. Ano sabi sa atin? The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops. Wala na akong lugar para paglagyan pa ng aking mga ani." Nung nakalipas na pag-ani, ay pinagpala siya ng Panginoon na anupat ang kanyang warehouse, yung storehouse niya, ay napuno na ng kanyang mga inani sa nakalipas na anihan. At ngayon, sumagana na naman, naging masagana na naman sa biyaya ng Diyos ang kanyang pagtatanim at siya umani ng sagana. Kaya ang tanong niya, anong aking gagawin? I have no place to store my crops. Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build a bigger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, 'You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool! This very night, your life will be demanded from you.' Then, sabi ni Jesus, 'Who will get what you have prepared for yourself?'" Sino ang makakakuha ng inihanda mo para sa iyong sarili kapag ikaw ay patay na? "This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God." Ito raw ang kahihinatnan ng mga taong nag-iimbak ng mga bagay para sa kanyang sarili lamang. Ngunit sila hindi mayaman sa Diyos. Para sa Panginoon, ang binanggit niya ito, ipinapakita niya ang napakagandang panawagan ni Jesus tungkol sa katapatan sa pagiging katiwala. Pinagkalooban tayo ng pagpapala ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kasaganaan sa ating buhay. Sa katapatan niya sa atin, ang Diyos ay nagnanais na ang mga bagay na kanyang ipinagkaloob sa atin ay atin namang maibahagi sa iba at ganun din sa kanya. Kung mayroon pang ilang mga bagay na dapat tayong unawain, tandaan natin ang basic principle ng mga bagay na atin pong pinag-aaralan. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. At bilang ang Diyos ang may-ari ng lahat, anumang pagpapala ang ipinagkaloob niya sa atin, buhay, lakas, kalusugan, bahay, lupa o mga kayamanan, salapi at iba't iba pa, ito ay sa Diyos.
ito ay galing sa Diyos at hindi sa ating sarili. Kaya't napakalinaw, kagaya ng sinabi ni Jesus sa talinhagang ito, ang isang taong makasarili ay nabubuhay lamang para sa kanyang sarili. Wala siya sa kalagayan na makapagbahagi. Ngunit ano ang kahinatnan ng kanyang buhay? Ang kanyang buhay, number one, ay walang kasayahan, walang satisfaction. Ano po? Contentment. At higit sa lahat, walang Diyos. Minsan maraming tao na nabubuhay sa ganitong kalagayan. At hindi lang minsan, napakarami sa sanlibutan ito na ang prinsipyo ay nasa ganitong kalagayan. Kasakiman, pag-iimbak para sa kanyang sarili at pagiging makasarili. Sabi nga ng isang kasabihan, ang mga taong ganito ay tatlo lang ang kilalang tao. Me, myself, and I. Tatlo lang. Wala nang iba pa. Ako, ako, at ako lang. Kaya nga, sinabi ni Jesus ang katotohanan at binigyan niyang diin. Ang buhay natin ay panandalian lamang at dapat nating gamitin sa pagbibigay ng parangal sa nagkaloob ng buhay sa atin. Kaya nga ang lalaking ito na makasarili at sakim ay ano po? Kinuha ng Diyos ang kanyang buhay at ang kayamanan na kanyang inimbak para sa kanyang sarili ay hindi niya napakinabangan. Ganito rin ang itinuturo sa atin ng iba pang mga manunulat ng Panginoon bilang pagpapaalala sa mga taong naghahangad ng sobra sa kanilang sarili sapagkat gustong maging mayaman. Sa kaisipan ng marami, kapag sila'y mayaman, ay makakamit na nila ang lahat. Ngunit dito, pinaalala sa atin na hindi ito ang prinsipyo ng mga nagtitiwala kay Kristo. Ang sabi sa atin ni Santiago, James chapter 5 verse 1 to 3. Now listen, you rich people. Weep and wail. Tumangis kayo at umiyak because of the misery that is coming upon you. Your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Ang inyong kayamanan ay tinanga, nabubulok. At ang inyong mga damit ay kinain ng mga tanga. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Kayo ay nag-imbak ng mga kayamanan sa huling panahon. Pero kung titingnan natin, ito ay taliwas sa prinsipyo ng pagiging alagad ni Kristo. Kung makikita natin, ang pagtitiwala ng mga taong mayayaman ay sa kanilang mga kayamanan, sa kanilang mga salapi, sa kanilang mga pag-aari. Ngunit ang katiyakan ng mga anak ng Diyos, ng kanyang mga alagad, ay walang iba kundi sa may-ari ng mga kayamanan, sa may-ari ng salapi, sa may-ari ng mga bagay ng buhay na ito, na ito'y walang iba kundi ang Diyos sa langit. At ito'y napakahalaga. Isang bagay ang diniin ni Santiago sa kanyang mga pangungusap na ito. Their corrosion, ang pagkasira ng inyong mga salapi ay magpapahayag laban sa inyo. They will testify. Sila'y magiging saksi laban sa inyo sapagkat kayo ay naging sakim at makasarili. Ang mga anak ng Diyos ay puno sa kanilang buhay ng pagtitiwala sa Diyos. At kung pinagpapala ng Diyos, ang mga anak ng Diyos
ang mga alagad, ang mga sumusunod kay Kristo, ay nagtitiwala na ang Panginoon ang magpupuno ng lahat ng kanilang pangangailangan. At ang kanilang gagawin ay maglingkod sa Kanya. Makibahagi sa Kanya, makipartner o makisosyo sa gawain ng Diyos. Ito'y napakahalaga. Sa pagpapatuloy, ang sabi ni James, "Now listen, you rich men, rich people." Pinakita ulit dito ang napakagandang kapahayagan sa atin na ang mga mayayaman ay isang kasuklam-suklam sa Diyos, lalong-lalo ng kapag sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Ito'y masusunog sa huling panahon kagaya ng kanilang pagkasunog. Sabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 7, ito dapat ang maging karanasan ng mga anak ng Diyos. Ang sabi niya, "Whoever sows sparingly," ang nagtatanim ng kakaunti ay mag-aani din ng kaunti. Ang nagtatanim ng sagana ay mag-aani din ng sagana. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang isang masayang nagbibigay o isang nagbibigay na masaya. Walang kasing lapit sa puso ng Diyos ang mga taong ang kanilang buhay ay puno ng pagbibigay, puno ng kapakumbabaan, at puno ng pagtatapat sa Diyos. Sapagkat ang contentment nila ay hindi sa mga bagay na narito sa mundong ito, kundi naroroon kay Jesus na kanilang Panginoon. Kaya nga, kapag pinagpapala tayo ng Panginoon, huwag nating gawing katangian sa buhay na tayo ay maging sakim. Sakim sa pagbibigay, lalong-lalo na sa gawain ng Diyos. Na tayo nag-iimbak para sa ating sarili sapagkat ito'y mawawala lamang. Na hindi, ano po, na ang pagkanilang katapatan ay sa Diyos at hindi makasarili. Sapagkat ito ang mga taong iniibig ng Diyos. Sabi ng isang quotation, "God is going to take some people to heaven, feet first." Una pa ah. Bakit? Because they keep trying to hold on to everything they have on earth. Una pa ah. Hindi sila mahila ng Panginoon sa kanilang mga kamay. Bakit? Sapagkat nakakapit sa mga bagay ng sanlibutan ito. Naalala ko si Mrs. Lot. Nang hinatulan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, sangayon sa tala ng Genesis, na dahil ang kanyang puso ay nandun sa kanyang kayamanan, nakadikit ang kanyang puso at isipan doon sa mga kayamanan na nawawala ngayon at nasusunog na matagal nilang inipon at pinaghirapan. Yung kanyang magagandang pag-aari, ang kanyang puso ay nahila na siya'y lumingon doon na ang sabi ng anghel na nag-akay sa kanila papalabas upang hindi sila masunog ay iisa lang, huwag kayong lilingon. Napakasakit na maisip natin at ito'y diniin ni Jesus sa aklat ng Lucas, sa Ebanghelyo ng Lucas na sabi niya, "Remember Lot's wife." Kaya nga, sabi ng Panginoon, ito ay isang bagay na dapat nating ikintal sa ating puso't isipan.
ng ang mga anak ng Diyos ay iiwas sa kanilang buhay sa pagiging makasarili, sakim, at nag-iipon lamang ng mga bagay para sa kanilang sarili. Ang dalangin ko sa gabing ito, punuin kayo ng patuloy na pangunguna ng Diyos. Sapagkat iisa lamang ang tanging paraan upang tayo ay makaiwas sa mga bagay na ito. Ito'y walang iba, kundi italaga natin ang ating buhay na tayo ay mabubuhay kay Kristo lamang. Tayo makakarinig ng isang tanging bilang na ang pamagat ay in Christ alone, na ibabahagi sa atin bilang isang awit na inspirasyon sa ating pagtatalaga. Yeah.
Ating pumurihin ang Panginoon sa napakagandang diwa ng awit natin pong narinig sa gabing ito. Nawa maging prinsipyo natin ang mensahe ng awit na ito na kay Kristo lamang tayo magtitiwala. At ang mga bagay na pilosopiya ng kanyang buhay ang ating susundin bilang mga alagad ni Kristo. Tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa gabing ito sa isa na namang paglalakbay na ginawa namin, na natutunan namin ang isang napakagandang paksa at lesson sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay lubusang matuto sa kalagayan namin bilang inyong mga alagad, katiwala at mga kapartner mo, Panginoon, sa iyong gawain. Narito po ang aming mga kaibigan at mga kapatid na sa gabing ito ay sumusubaybay. Alam namin, Panginoon, na ang buhay na nakatalaga sa inyo ay isang buhay na puno ng kasaganaan at ng higit pang pagbibigay, kung saan mararanasan namin, Panginoon, na mayroon kaming kapayapaan, mayroon kaming kasiyahan, sapagkat kayo ang siyang sentro ng buhay na ito. Amin pong pinapasalamat ang isang sanlinggong nagdaan. At ngayon, dinala mo kami sa araw na banal na ito, araw ng kapahingahan, upang kami naman ay makapagpahinga sa inyong presensya, sa pagsamba sa inyo, at sa karanasan ng isang bagong buhay. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy ng mga pagpapala at sa mga basbas na ibinigay mo sa aming mga kaibigan at sa aming mga kapatid. Natapos po ang isang linggo hanggang sa araw ng Sabat na ito, at muli mong ipaparanas na ilalayo kami sa mga prinsipyo ng kasakiman, ng pagiging makasarili at pag-iipon o pag-iimbak para lamang sa aming sarili. Tulungan mo kami na maging bukas ang aming puso sa pagtulong at sa pagbibigay, at lubos naming mararanasan ang mga pangako mo ng langit ay bintana ng langit ay bubuksan at ibubuhos mo ang mga pagpapalang wala kaming silid na na paglalagyan. Pinupuri namin kayo, O Diyos, sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa isa na namang gabi ng atin pong pagsasama sa isang paglalakbay na ating ginawa. Ang dalangin ko, patuloy na ang Diyos ay sumama sa inyo at maranasan nyo ang isang karanasan na makikilala natin si Jesus na ating Panginoon at buhay na Diyos. Kaya nga po sa aming mga kaibigan na sa gabi-gabing sumusubaybay, ang bati ko sa inyong lahat, kasama na po aming mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.